sa paaralan dapat may matutunan. Ngunit sa kabila nito, isa ang hindi natin maikukubli, ang mga pang-aabusong nagkaganap. Kaya ito ang nagtulak sa amin para tuklasin ang mga pang-aabusong ito. Sa 127 na kabataan mula sa iba't ibang munisipyo ng Western Samar, lumalabas na 74% ang nagsasabing sila ay nakaranas na ng pang-aabuso, habang 26% ang hindi nakaranas nito. Sa 74%, 53% nito ang nagsasabing sila ay pinengot at minura. 32% naman ang nakurot. Ngunit maliban dito, 15% pa pala ang nakaranas ng iba pang uri ng pang-aabuso. Dalawa dito ay ang physical abuse at sexual abuse. Makurot, yes. Mapingot, yes. Mapingot, no. Mamura, yes. Mamura, no. Pero sa kabila nito, ano kaya ang mga panuntunan na ipinapatupad ng DepEd? The prohibition of corporal punishment is the DepEd Dex Manual, series of year 2000. On the last paragraph of chapter 3, section 1.2, states that the use of corporal punishment by teachers, among which are slapping, jerking, or pushing pupils, students about, or imposing manual work or degrading tasks as penalty, meting out cruel and unusual punishment of any nature, holding up a pupil or student to an unnecessary ridicule, the use of epithets and expressions tending to destroy the pupil or student's self-respect, and the permanent confiscation of the personal property of the pupils or students are strictly forbidden. That is our legal basis. Diba yung teacher, pag minsan sa pagsisikap niya na maituro ng mabuti ang kanyang leksyon, meron siyang nagagawa minsan na parang to the extent na parang nasasaktan yung bata? You know, when you are trying to discipline a group of students numbering from 40 to 50 pupils in one room, there's always a time that your emotion, your piece of you don't have control of your reflexes because by being merely human being, we succumb to auto pressures, and especially when a teacher has a personal problem. Oo nga, tao tayo. Ngunit ang batas ay batas. Dahil dito, nakilala namin si Dave, di tunay na pangalan. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng pang-aabuso. Ano nga ba ang pwede ng Dave? Boy, anong page ato gimabasa? Tas nasin niya boy, page 21, page 26. Tas nasin, tas pag-click ko sa nakalasanak na, inabayak ni ma'am, step in na may tako na, nasin na ka ma'am na, susumat ko ka ka mama. Tas nasin niya ma'am luwat na, pagsawat biskal ka yung kanay dat na adlo. Gimpo ka wak niya ma'am, mama, ginabayak ni ma'am, di ako man ano, bungkaras ah, pagbungkaras kito nyo kayo. Anak, buro na 4 months. Pagbungkaras ko, nagsakit anak mo, hindi pusoon, pati hindi hako, hindi luyo, nagbaton ba yung pagsakit, sakit, hindi buro na masakit, masakit na. Hindi ko buong mailog, pero ginkaya ko, ginilog ko, na para lang, maantan ko ito na, ma-stress. Pero batay sa investigasyon, dalawang bata na nag-aaway, nagbabatuhan, dalawang bata, nakialam lang yung teacher. Parang, ang dating nung teacher, parang nag-aawat lang sa dalawang bata. Siguro, doon sa isa, medyo na palakas yung kanyang paghawak, ganun. Yun ang paliwanag ng teacher. Alin nga ba ang totoo? Ang mga magulang o si Ma'am Peralta? O ang guro ni Dave? Dito ay sinubukan namin kunan ng pahayag ang guro si Ma'am. Subalit tumanggi itong humarap sa aming kamera. Napunta na lang niya kami sa kanyang abogado. Ngunit ayon dito, it's a judicial, you cannot discuss that in public. Ano nga ba ang ginawa ng ama ng bata para malutas ang suliranin ito?
Ang disak nagkato grievance committee, naghimo ka na yung letter doon, surat, para formalize, formal ba? Gin-address ko nga ito kami, Mrs. Peralta, grievance committee. So, ipatawag itong nga mga maestra, ang membro ng grievance committee, kay magsisitin pizza. Anybody is free to file a complaint against any of our teachers. We would like that itong mga ganitong mga physical punishment na hindi masyadong maging seryoso kasi kawawa naman ng teacher. Most of these teachers, mga retirees eh. Pag talaga seryoso mo ang kaso, di kuan her length of service after 25 years of doing good service only for one mistake, di sira, masisira. Sometimes we have to humanize the law. Not that we do not condemn such act, but by humanizing the law, we give consideration to the mitigating circumstance. Agreements committee, so ipatawag itong mga maestra. Ano kaya ang epekto nito sa ating isipan kung tayo ay naabuso? Students who are abused, they seem to change their attitude towards their studies. Some of them lose ambition, and even others lose self-confidence. Ngunit marami pa rin namang mga guro ang tumutupad sa kanilang tungkulin. Narito ang ilan sa kanilang mga estratehiya. Dapat inililaycard talaga ng isang guro kung ano siya, kung ano ang patakaran niya, kung ano ang kailangan gawin ng mga bata. So with that idea, kailangan yung mga bata natututo o nalalaman nila kung ano talaga ang kanilang gagawin. Siset ko muna ang mga bata kung sila ay may mga grupo na FL, fast learner, then slow learner. Then isiset ko kung ano ang mga needs nila. Halimbawa, yung FL, ang mga objective na binibigay ko yung mga mahirap na objective. Then, yung ano naman, yung mga slow learner, iba rin ang trabaho nila. Kasi minsan, itong mga batang mga slow, pag hindi mo sila nigyan ng trabaho na suited sa kanila, suited to their ability, maingay sila sa loob ng klase. Ito ba ay paikot-ikot lamang? Dahil kung totoo ang sabi-sabi, ang batang naabuso, siyang susunod namang aabuso upang gumanti. Hindi niya ipinapahiya ang mga estudyante na kanyang tinuturuan. Pinakisisama ng estudyante para matuto. At pasensyoso, marunong makihalabilo sa kanyang mga estudyante, kanyang pigilan ang pagiging mainisin para maturuan ng mabuti yung mga estudyante. Aming napagtanto ang hirap at pasakit ng magulang sa pag-aaruga ng kanilang mga anak. Nanisa hinagap, di nila sukat akalain na hindi lang pala sa bahay pwedeng maabuso ang kanilang mga anak, kundi pati sa apat na sulok ng paaralan na siyang dapat magbigay sa atin ng edukasyon, hindi konsumisyon. Again, John Rex!